Amen. Purihin po ating Panginoon. Naalala ko lang po nung senior ni Fe, yung patungkol kay Zaccheo. Meron po kasing isang preacher. Di ba minsan, kahit na sa isip natin, akala natin, minsan nababanggit natin yung pangalan. Pero sa siguro, minsan mabilis ang isip pero mabagal ang bibig. O kaya minsan sa dami ng mga nagkakahalo-halo ng mga pangalan, kahit ito yung gusto nating sabihin, minsan ay namamali. Kaya meron po isang preacher na habang nagtuturo po siya, ang tinuturo nga po niya ay si Zaccheo. Story ni Zaccheo. Kaya lang, nung oras na yon, na-mix up niya yung mga pangalan. At ang nabanggit niya po ay si Pedro. Ngayon, dahil siyempre, yung mga nakikinig, familiar sila doon sa story. So sabi nila, si Zaccheo yun, si Zaccheo yun. So para po maibali niya yung kanyang kahihiyan, sabi niya, oo, alam ko, si Zaccheo yun. Kaya nga sabi ko, Pedro, bumaba ka dyan, si Zaccheo ang dapat dyan. Kumbaga, nailusot niya, Pero minsan no, nangyayari talaga yon. Ang gusto mong sabihin ay ganito, pero iba ang lumalabas dahil mas mabilis po ang isip kesa sa bibig. Yun po ang kalagayan. Anyway, sa Panginoon na bagamat dumating po ang bagyo, sa amin po sa Sariaya, magdamag po na malakas ang ulan, malakas ang bagyo, pero salamat naman sa Panginoon, hindi po walang masyadong nasalanta doon. Pero kami po, katulad na sinabi ko po sa inyo, 3 weeks na po kaming walang internet. So nagbabase lang po ako sa paminsan-minsan na data. Kaya ang update po ay kumbaga panaka-naka, hindi po, dahil po unstable din po yung aming internet. Pero ang aking pasalamat sa Panginoon ay ang Diyos po ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. And thank you. Well, kailangan na talaga nating laging maging handa dahil hindi na natin maunawaan kung ano ang kilos ng kalikasan. Di na natin alam kung panahon natin ngayon. Talagang unpredictable na. Pero ang mahalaga po ay ano man ang sitwasyon, alam natin na pag tayo ay nasa Panginoon, yun po yung security nating lahat. Yun ang pinaka-importante. Amen? So talagang huwag tayong bibitaw, huwag tayong lalayo sa ating Panginoon kung gusto natin lagi na tayo ay secured. Because the safest place lagi is alam natin kapag tayo ay nasa piling ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa oras pong ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, silingin ko po kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Santiago. Ang babasahin po natin ay talatang 12 hanggang 15. Babasahin din po natin sa Ingles, James. So, Santiago chapter 1. Pwede po ba makita mga Bible? Asan po mga dalang Bible? Ayan, yung Holy Bible, ha? Hindi yung Holy Cellphone. Kasi ang cellphone hindi po holy. Cellphone siya na mayroong app na Bible. Pero ang holy talaga ay yung ating Bible, yung Scripture. Okay po, anyayahan ko po kayo na makibasa sa akin. Tayo po tayong lahat para po sa pagbasa natin ng salita ng Panginoon. Babasahin po natin sa Tagalog at saka sa Ingles, verses 12 hanggang 15 ng Aklat ng Santiago. Handa na po sa pagbasa? Amen. Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. At ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita.
Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Basahin din po natin sa NIV. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each one is tempted by his own evil desire. He is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Tayo po'y sama-sama muli na magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, O God. Tunay nga po, Diyos, nagre-rejoice po kami sa oras po na ito. Sapagkat muli, O God, sa kabila po ng dumaang bagyo, naririto po ang bawat isa sa amin, may patotoo ng pag-iingat mo, may patotoo, Diyos, ng iningatang buhay, pinagpala, Panginoon, sa kabila na dumaan na baha, unos, Panginoon, nakita po namin ang iyong pagsama. Salamat po na sa bawat harapan ng pagsubok na aming mga pinagdadaanan, isa lamang ang maliwanag sa amin, mayroon kaming Diyos na mabuti, Diyos na tapat, handang tumulong, handang abutin ang bawat isa sa amin, handang tulungan, sapagkat ito po, O Diyos, ang iyong kalooban, patuloy na kalingain ang bawat isa sa amin. Kaya sa oras pong ito, hayaan mo, Ama, na sa sandaling ito ng pagbubulay-bulay ng iyong salita, patuloy ko pong idinadalangin, O Diyos, ang iyong pangungusap sa kalagitnaan, O God, ng bulwagang ito sa iyong mga anak, O Diyos. Ang tinig mo ang marinig ng iyong bayan, O God. Tinig mo na nagtuturo, nagpapatatag ng pananampalataya. Tinig mo, O Diyos, na nagsasaway. Tinig mo, O Diyos, na nagbibigay ng pag-asa sa pamamagitan po ng buhay at makapangyarihan mong salita. Salamat, O Diyos, sa iyo namin dinadala ang aming mga papuri, pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Ang ating pong paksa sa umagang ito ay may kinalaman po sa temptation or tukso. How to not fall into temptation. Yan po yung ating paksa. Sa harapan po ng mga pagsubok, kailangan po na maging matatag tayo. Pero sa harapan po ng tukso, kailangan marunong tayong umiwas. Ang sanglibutan po, pag pinag-uusapan ng tukso, mayroon po tayong kanta na narinig yung kay Didit Reyes ba yun? Tukso, layuan mo ako, no? Pero hindi po yun totoo sapagkat ang biblical na paraan po kapag tayo po ay nasa harapan ng tukso, ang pinakamainam pong gawin is to run away from temptation. Yan po yung pinakamabuting gawin. Sapagkat the more na nananatili tayo sa harapan ng tukso, ay mayroong tendency na matukso nga po tayo, mahulog tayo doon sa tukso ng kaaway. Kaya ang tanong po, how to not fall into temptation? Paano po ba tayo hindi mahuhulog sa tukso? Well, tama po ang inyong narinig, hindi po ang paksa natin ay overcoming temptation, but how to not fall into temptation? Magkaiba po kasi itong dalawang ito. Yung overcoming temptation ay may kinalaman yon. Kapag ka nahulog ka na sa temptation, kailangang mapagtagumpayan mo ito. Kailangang ang temptation ay mapaglabanan mo sa biyaya ng Diyos. Now, kapag ka ikaw ay hindi pa nahuhulog sa tukso at nandyan pa lang ang tukso sa harapan mo, mas mainam na huwag ka nang mahulog. Amen po ba? Kaya magkaiba po itong dalawang bagay na ito.
ang passage po na binasa po natin ay makikita po natin na ito po ang ipinapahayag sa atin. Pinapahayag sa atin dito kung ano po ang tukso. At ngayon po ay pag-aaralan po natin ito. Ngunit gusto ko pong maunawaan natin na mismo ang Panginoong Jesus, nung siya po ay tinukso, ang sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo chapter 4 verse 15, bagamat siya po ay tinukso, pero hindi po kailanman nagkasala ang ating Panginoon. Ang sabi, ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So, makikita po natin na it is possible not to fall into temptation. Kaya magkaiba po yung dalawang bagay. Magkaiba po yung not falling into temptation sa overcoming temptation. Kung sakali po na nahulog tayo sa tukso, dito naman po papasok yung overcoming temptation. At ito po ay makikita natin na sinasabi sa verses 14 and 15 ng ating passage. Dito po ay makikita natin yung sequence ng mula doon sa tukso hanggang sa pagbagsak sa kasalanan. Ang sabi po ng verse 14, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala at kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. So kung titingnan po natin, meron pong sequence bago po mapunta doon sa tinatawag na kamatayan. Meron pong series. Sabi po sa NIV, but each one is tempted when by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. So ano po ang sequence? Una muna, temptation. Then, dun sa temptation na yon, lumalabas yung evil desire ng tao. Natutukso siya. Yung evil desire, yan yung desire, yung lust. Yan yung desire na hiwalay dun sa kalooban ng Diyos. At yun yung tinatarget ng kaaway sa tukso. At pagkatapos po, nagkakaroon ng conception of sin. Di ba? Parang para ding panganganak, nagko-conceive. Tapos later on, ipapanganak yung baby na kinonceive. So ganun din po, ang temptation, ang sin na inagsimula sa temptation, pag nahulog sa temptation din, nagko-conceive, then nagiging kasalanan. At kapag ka ito ay, sabi nga sa Tagalog, para bang nagsasangasanga, naguugat-ugat, hanggang later on, pag hindi na overcome ang kasalanan, magbubulid ito o maglilid ito sa kamatayan. So yun po yung dahilan kung bakit kailangan natin na i-overcome ang temptation. Pero mas maganda kung hindi na tayo mahuhulog sa temptation. Wala ka nang i-overcome. Andyan po ba kayo? Kaya ngayon po, yun muna yung bibigyan natin ng pansin. Bagamat magkatambal ang dalawang ito, pero sa ngayon po, ang bibigyan muna natin ng pansin is how to not fall into temptation. Now, ilan pong mahalagang katotohanan patungkol sa temptation na makikita po natin sa banal na kasulatan? Number one, temptation is not a sin. Yung tukso po, hanggang nananatili yung tukso at hindi ka nahuhulog sa tukso, yan po ay hindi kasalanan. So temptation is not a sin, falling into it is. Kaya ang Panginoong Jesus sa Hebrews chapter 4 verse 15, bagamat siya'y tinukso sa lahat ng kaparaanan, pero ang sabi, siya ay hindi nagkasala. Number two, temptation is one of the various trials that we must face. Ang sabi po ng James or Santiago chapter 1 verse 2, mga kapatid,
Magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sa NIV, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. So, maraming mga iba't ibang mga pagsubok na kinakaharap tayo bilang mga mananampalataya. At kasama po sa pagsubok na yan ay yung tayo ay tinutukso ng kaaway. So, ang pagtukso ng kaaway sa perspektibo ng Biblia, sa perspektibo ng mga mananampalataya, ang pagtukso ay sa kaaway, pero sa atin ay pwedeng i-treat yan as pagsubok. Sa harapan na yon ay sinusubok ka, o sa panahon na yon ay sinusubok ka, at ang kaaway ay ginagamit yung kanyang weapon na ito. Number three, falling into temptation or being deceived. Kasi pag nahulog po ang isang tao sa tukso, katulad po ni Eva, nung siya po ay nahulog sa tukso, siya po ay nadaya. So, falling into temptation springs from man's own evil desire. Ang pagkahulog ng tao sa tukso, hindi dahil pinilit siya ng diablo. Binaraso, talagang pinuwersa, para bang tinutukan ng baril at lahat na hindi po. Ang ginagawa lang ng diablo is manukso. At kapag ka ang tao ay nahulog sa tukso, hindi dahil kaya ang nangyayari nga po minsan, di ba, nagtuturuan, nagsisisihan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, ang dahilan kung bakit ang tao ay nahuhulog sa tukso, kasi yung evil desire, yung kanyang sariling pagnanasa. Pag sinabing sariling pagnanasa, ito yung pagnanasa na hiwalay sa kalooban ng Diyos. Andyan po ba kayo? Kasi binibigyan tayo ng Diyos ng desire. Tinuturuan tayo ng Diyos na pumili ng i-desire. Kaya merong pwede tayong i-desire na godly. Pero meron din tayong pwedeng i-desire na hiwalay sa desire na nais ng Diyos. Kaya kapag ka ang dinidesire natin ay hiwalay sa kalooban ng Diyos, yun yung evil desire na nasa atin. Kaya nasa atin pa rin ang pagpili. Kaya kung tayo man ay nagkasala, it's not because Satan made us sin. It's the evil desire within us ang nag-participate doon sa kasalanan. Nandyan po ba kayo? Yan. Ang sabi po ng binabasa nga po natin dito sa ating passage, sabi, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. But each one is tempted when by his own evil desire, he is dragged away and enticed. Number four, Eve fell into temptation, but Adam willfully sinned. Si Eve ay nadaya, kaya nahulog siya sa kasalanan. Pero si Adan po, hindi po siya nadaya ng diablo. Pero mas pinili niya na magkasala. Unang Timoteo chapter 2 verse 14 ang sabi, hindi si Adan, kundi si Eva ang nadaya at sumuway. Ganon din po sa NIV ang sabi, and Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. Pero ganun pa man, si Adam din po ay meron din pong kinaharap na temptation. Not from Satan, but from Eve herself. Ang sabi po, Genesis chapters 3 verse 6, Adam was tempted by the woman, and yet he willingly obliged. Sabi po sa Genesis 3:6, nung ito po ay nakita na ni Eva na yung prutas ay napakaganda sa paningin, masarap kainin, at mainam o mabuti ang maging marunong, kaya kumain siya. At anong ginawa niya? Nung nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain. At pagkatapos niya kumain, ano po ang ginawa niya? Ikinuha po niya ang kanyang asawa at kumain din ito.
So ano po ang kasalanan ni Adan? Ang kasalanan po ni Adan ay directly kinumit po niya yung rebellion against God. Kasi si Adan po ang inutusan ng Diyos bago pa man po si Eva ay mula sa tadyang ni Adan ay binuo ng Diyos. Wala pa si Eva, ay iniutos na ng Diyos kay Adan na pangasiwaan ang Garden of Eden at iniutos ng Diyos kay Adan na huwag kumain ng prutas na pinagbabawal, pwede yung puno ng buhay. So, directly si Adan ang binigyan ng utos. Kaya nung alam ni Adan na ang utos ay huwag kainin yung prutas na yon, pero nung ibinigay ni Eva sa kanya yung bunga ng prutas at kinain niya ito, directly ay, kumbaga, yung sin of rebellion ay kinumit ni Adan sapagkat yung ipinagbabawal ng Diyos na ibinigay sa kanyang utos ay sinuway niya. So yun po yung kalagayan. And number 6, trials and temptation are two different things. Hindi po magkapareho ang trial at saka temptation. Now, ano ang trial? Ang trial po, it comes from God. Ito po ang Diyos ang nagbibigay sa atin. At ang purpose ng trial is for the strengthening and developing of our faith. At malino po yan na sinasabi sa Aklat ng Santiago. Ang sabi din po ng verses 2 and 3 ng chapter 1, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Verse 3, ito yung purpose ng trials. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. So ang purpose ng trials is for the development, for the strengthening of our faith. Kaya sabi po sa NIV, basahin ko po yung verse 3, because you know that the testing of your faith develops perseverance. So, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, mayroong ginagawa sa ating pananampalataya na mabuti. At ang buting ginagawa ng mga pagsubok sa ating buhay, ng mga pagsubok, ang buting ginagawa nito ay tinutulungan tayong maging malakas, maging matatag. Kaya kailangan, ang pagsubok ay niloloob ng Diyos. Di pinadadaan tayo sa mga testings kasi makabubuti ito para sa atin. Now, temptation on the other hand, ito po ay mula sa kaaway na ang layunin po ng tukso ay ilayo tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay tinutukso ng kaaway, katulad ni Eva, ang layunin ng Diyos is ilayo ang tao sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag ka ikaw ay nasa harapan ng tukso, at alam mo na tukso yon, isipin mo agad na yung kaaway, importante ka sa Diyos, kaya pilit kanyang inilalayo sa kalooban ng Diyos. Kaya kapag ka alam mong tukso yung nasa harapan mo, meron ka agad dahilan para huwag mahulog dito. Kasi ang purpose ng kaaway is to drag you away from the will of God. Yan po yung ginagawa ng kaaway. Actually, nakita ko po ito, makikita naman din natin sa Bible na it is a weapon. Effective weapon na ginagamit ng kaaway para po pangyarihin yung kalooban niya sa tao na kontrolin ng tao. Yan ang ginagawa ng kaaway. Kaya nga, di ba kapag ang tao ay nagkasala, ano sabi ng Bible sa John chapter 8 verse 34? Alipin ng kasalanan ang mga taong nagkakasala. Pero kapag ka tayo ay, dahil nililis na tayo ng Panginoon, nung tayo na nampalataya sa Kanya, ang sabi ng banal na kasulatan, you will know the truth and the truth shall set you free. So dahil pinalaya na tayo, wala na tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, wala na din tayo sa control ng kaaway. Ngayon, pinipilit ng kaaway na ibalik tayo sa kanyang fold. Sa paanong paraan? Through
temptation to lure us away to the will of God, and then ibalik niya tayo sa kanyang control. Kasi once na namumuhay na ulit tayo sa kasalanan, ang control ng kaaway ang naghahari sa atin. Bakit? Alipin ng kasalanan ang namumuhay sa kasalanan. Now, paano pong ginagamit ng kaaway itong weapon na ito? Sabi ko nga po sa inyo, ito ay weapon. At ito yung ginamit niyang weapon noon kay Eva. At ito pa din yung weapon na ginagamit niya ngayon. So, ibig sabihin, alam ng Diablo, alam ni Satanas, na very effective ang weapon na ito. Kaya hindi siya nagpapalit. At ito rin ang ginamit niyang weapon laban sa ating Panginoong Jesus para i-try na matukso ang ating Panginoong Jesus. So, i-compare po natin ito, yung pagtukso kay Eva at saka yung paraan ng pagtukso ng Diablo sa ating panahon. Tapos tingnan din po natin kung paanong ginamit ito ng kaaway nung tinukso niya ang ating Panginoong Jesus. Now, sabi po ng Genesis chapter 3 verse 6, ito po yung paraan ng pagtukso na ginawa ng kaaway. Now, gusto ko pong i-picture ninyo, hindi po ito yung isang araw lang na nandun si Eva at nandun yung si Satanas, na isang araw lang itong nangyari at agad ay sa simpleng usapan nila ay nahulog agad si Eva sa panunukso ng kaaway. Bagamat ganun kabilis ang facing ng story sa Genesis, pero mahabang panahon po ang kinukover nito. Kasi nga, parang kinikwento lang uli yung mga nangyari. At dito po, sa pag-uusap ni Satanas at saka ni Eva, I believe bago po nangyari ito, meron pang mga ibang attempts si Satan para po dayain si Eva. Kaya lang, ito na yung marahil na record na dahil nga dito na nagtagumpay si Satan. Kaya sabi po yun sa kanilang sa Genesis chapter 3 verse 6. Ito yung dahilan kung bakit nahulog si Eva doon sa temptation. Ito yung nakita niya. Sabi, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. So ibig sabihin, nung lagi niya nakikita ito araw-araw, itong puno na ito, hindi pa niya nakikita ito, hindi niya binibigyan ng pansin ito kasi nga forbidden fruit. Hindi niya nakikita na it is a fruit to be desired. Bakit? Kasi nga pinagbabawal. Pero dahil sa panunukso ng kaaway, nagawa ng kaaway na mapamukha kay Eva na ang punong ito ay desirable, na okay kainin. Kaya sabi ng verse 6, napagmasdan, nakita ni Eva na masarap na, maganda pala yung prutas na ito. So para bang kayo, di ba, minsan may mga tinitingnan tayo, yung iba talagang pag maganda, sa biglang tingin, makita mo agad na maganda, o kaya pogi, talagang kita mo na agad yun. Pero meron silang sinasabi sa ating panahon, sabi, gandang hindi mo inakala. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Maganda rin naman pala, kaya lang hindi mo inakalang maganda siya. Para bang sa biglang tingin, hindi mo agad ma-appreciate yung ganda niya, pero habang tumatagal, parang pag pinukosan mo, maganda rin naman pala, parang ganon. So, ganon din po yung sitwasyon dito na nung una, dahil alam ni Eva at ni Adan na ang prutas na ito, it is forbidden, it is not to be desired, dahil pinagbabawal ito ng Diyos, pero dahil sa pangungulit, dahil sa kaparaanan ng kaaway na mahulog si Eva sa tukso, so gumagawa siya ng kaparaanan para mapakita niya kay Eva na this fruit is to be desired. At ang sabi nga, nakita ni Eva na ganun nga. Sabi niya, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. At nabuo sa isipan niya
na mabuti ang maging marunong. Ito pong tatlong paraan na ito na ginawa ng kaaway ay idinescribe ni Apostle John sa unang Juan chapter 2 verse 16. Oh, sabi po dito sa King James Version, tinatawag po ito na lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ang sabi po sa King James, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So ito pong temptation kay Eva noon, still, kay Apostle John, nakita niya na ito pa rin ang ginagamit na paraan ng panunukso ng kaaway all through the years. At ang ginagamit niya na paraan is sa pamamagitan ng mundong ito. Kaya tingnan po natin, nasabi, yung lust of the eyes, ano yung nakita ni Eva? Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy. Lust of the flesh, sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Pride of life, nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Later po ay titingnan po natin itong mga paraan ng panunukso na ito ng kaaway. Pero ito rin po ang ginamit na temptation ni Satanas maging sa ating Panginoong Jesus. Una po, nung sa Matthew chapter 4 verses 1 hanggang 10, nung ang Panginoon ay nag fasting 40 days and 40 nights, at pagkatapos po noon, ang sabi ay ang diablo tinukso ang ating Panginoong Jesus. At ang unang tukso na ginawa ng diablo sa ating Panginoong Jesus ay to turn the stone into bread. Ang sabi po sa verse 3 ng chapter 4, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So yung turning stone into bread ay ito yung paraan ng pagtutukso ng kaaway. Ang ginamit niya ay lust of the flesh. Yung craving ng ating katawan, na yun ang kailangan ng Panginoon ng oras na yon, so yun ang in-offer niya sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa na pagtukso ng kaaway kay Jesus is to throw himself down mula doon sa mataas na lugar sa templo, pababa. At ano naman itong test na ito? Ito po ay yung tinatawag na pride of life. Ang sabi po sa verse 6, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. So ito pong pride of life, kung titingnan po natin, ito po ay kumbaga parang sinasabi, inuuto ni Satanas ang ating Panginoong Jesus. Di ba ikaw ay anak ng Diyos? At dahil ang Diyos ay makapangyarihan, gamitin mo yung kapangyarihan ng iyong ama. Magpasikat ka na. Panahon na ito para magpasikat. Imagine mo, pag nahulog ka, hindi magkakabali-bali ang buto mo at matatanyag ka. Bakit? Kasi himala. Di ba? So parang ganon ang temptation ni Satan sa ating Panginoong Jesus. Na kapag ka ginawa mo ito at walang nangyari sa iyo, maraming maniniwala sa iyo. Kaya lang hindi yun ang kailangan ng Panginoon para maraming maniwala sa Kanya. Hindi niya kailangan magpasikat para maniwala sa Kanya ang mga tao. Ang kailangan ng Panginoon ay pananampalataya ng mga tao sa Kanya sa gagawin niya doon sa krus dahil doon sa Kanyang kamatayan. Kasi kung gagawin ito ng ating Panginoong Jesus, naging uto-uto siya sa kaaway. So para bang sinasabi niya na gawin mo yan, sige, para lalo kang makilala ng mga tao.
also, kung mapapansin niyo po, sa verse 3 at saka sa verse 6, dalawang ulit po na binanggit, kung ikaw ang anak ng Diyos. So, merong question of identity. Sinasabi ni Satan kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka kasi ililigtas ka ng mga anghel. Magpapadala ang Diyos ng mga anghel, the angels, iingatan ka nila, ililigtas ka. So kini-question ni Satanas yung identity ng ating Panginoong Jesus. Pero alam natin, hindi nagpatukso ang ating Panginoon kay Satanas. Bakit? Kasi po, di ba kini-question yung kanyang identity? Kung ikaw ang anak ng Diyos, hindi po nagpatukso ang ating Panginoon kasi very secure ang ating Panginoon sa kanyang identity. Alam niya kung sino talaga siya. Hindi niya kailangang patunayan yung kanyang identity kay Satanas. Kasi siya mismo kilala niya ang kanyang sarili kung sino talaga siya. At alam niyo mga kapatid sa Panginoon, kahit po sa atin bilang mga mananampalataya, yun din po yung nais ng Diyos na ipaunawa sa atin. Na maunawaan nating mabuti, sino ba talaga tayo sa harapan ng Diyos? Ano ba talaga yung ating true identity? Kasi pag hindi natin alam yung ating tunay na identity sa harapan ng Diyos, magbibigay ang mundong ito ng identity para sa inyo. Kaya nga, kakalipas lang ng June month, at alam naman natin, ang June month ay celebration ng mga confused. yun yung month, yung celebration ng mga taong confused na hindi nila alam ang kanilang tunay na identity. Amen po ba? Hindi nila alam ang kanilang tunay na identity. Kaya kung anong sabihin sa kanila, yun nga yata ako. Kaya yung iba, yung queer, yung question, yung parang di nila maintindihan, meron na po ngayong naniniwala na sila ay hayop. Fish. Kaya, kasi parang ganito daw yung kanilang pakiramdam, yung kanilang iniisip. Kaya, hindi na sila tao. Yung practices na para sa hayop na yon na naiisip nila, yun na ang kanilang gagawin. Now, bakit ganon? Because these people are confused. At bakit sila confused? Because they don't know their identity, kung sino ba talaga sila sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid sa Panginoon, because of our faith in God. Ano ang sabi ng Banal na Kasulatan? John chapter 1 verse 12. Ano ang identity natin? Tayo ay mga anak ng Diyos. At huwag tayong malito sa katotohanan na yon. Tayo talaga ay mga anak ng Diyos. Kahit maghimala ang Diyos o hindi, anak pa rin tayo ng Diyos. It's not because of miracles na magpapatunay ng ating pagiging tunay na anak. Hindi kailangan ng miracle para patunayan na ikaw ay tunay na anak. Kailangan mo ba ng miracle na nung maging anak ka, tapos kailangan mong sabihin sa nanay mo, patunayan nyo, mag-miracle kayo na pag nag-miracle kayo, anak nyo nga ako. Ganun pa ang ginawa natin sa ating mga magulang. We believe! Pagkagising natin, sila yung mga magulang. Kahit may mga anak na hindi pala sila yung tunay na anak kasi nakamulatan lang nila. Amen po ba? So napakahalaga na maunawaan natin who we really are before God. Kasi pagka hindi mo alam yung tunay mong identity sa Diyos, magbibigay ang diablo sa pamamagitan ng mundong ito ng ibang identity at yun yung magbibigay ng confusion sa'yo. Kaya nung kinwestiyon ni Satanas ang identity ng ating Panginoon, hindi niya in-entertain yung question na yun. Bakit? Hindi niya kailangan entertain yun kasi secured ang ating Panginoon sa kanyang tunay na identity. Amen po ba? Kaya ganun din po tayo mga kapatid. The enemy will try to whisper in your ears. Minsan kapag ka ikaw ay dumadanas ng mga pagsubok at meron kang parang mabubulong na maririnig na bulong na kala ko ba anak ka ng Diyos? Di ba? Minsan pagka may mga pagsubok, may mga sunod-sunod na problemang kala ko ba anak ka ng Diyos? Bakit parang pinababayaan ka ng iyong Diyos, na iyong Ama?
Oh, ganyan ang ano, yung kaaway, mapanumbat. Kaya nga, manunukso nga ang tawag sa kanya eh. Ngayon, kapag ka hindi ka certain kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos, pwede kang makonvince doon sa kanyang panunukso. Amen po ba? Pero kung secured ka, kung may himala o wala, kilala ko ang aking Diyos, ako'y anak ng Diyos, hindi ka masisway ng kaaway kahit na anong panunukso ang gawin niya. Sa Sariyaya po, meron silang tinatawag doon na ano, yung Las Vegas. Pag sinabing Las Vegas, yung huling saing na po yun. Yung huling, huling takal sa Vegas. O, kasi ibig sabihin, mahirap po talaga yung lugar, remote yung area. Ngayon, ang ibig sabihin na po nun, pag Las Vegas, yung huling bigas na, huling isasaing na, nga na, ang kasunod. Di mo na alam kung saan mang gagaling. Ngayon, kung wala kang pananampalataya sa Diyos, talagang wala kang pag-asa. Pero nung nagkaroon sila ng pananampalataya, eto na po yung patotoo ng mga kapatid natin doon na nakakaranas ng Las Vegas. Sabi nila, Las Vegas o wala, sa Panginoon pa din. Dati, Las Vegas, hahanap na yon saan kaya makakapangutang, kung saan-saan na, o kaya nag-aalala na. Pero dahil nga natutunan nila na may bigas o wala, sa Diyos pa rin ako, so ibig sabihin, alam nila yung kanilang identity sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Dapat ganun din tayo. Bakit? Kasi minsan, dun sa mga panahon na yon, dun papasok ang tukso at magbibigay sa'yo ng mga kaisipan. Anak ka ba talaga? Di ba? Eh, ba't ka parang pinababayaan? Ba't sunod-sunod ang problema mo? Ganyan ang manunukso. Kaya huwag po tayong magpapadala sa tukso ng kaaway. Maging tiyak po tayo sa ating identity, sa ating Panginoon. Si David po, very conscious po siya doon sa kanyang identity, kung sino siya sa harapan ng Diyos. Sabi niya sa Psalms 139 verse 14, ano sabi niya? I praise you, O Lord, because I am fearfully and wonderfully made, and that my soul knows fully well. Tiyak na tiyak ni David kung bakit niya dapat purihin ang ating Panginoon. I praise you, O Lord. Why? Because I am fearfully and wonderfully made, and that my soul. Hindi, kumbaga hindi yun galing sa tao, yun ay galing na katotohanan sa Diyos. Katulad ng pinag-aralan natin about Peter declaring kung sino si Jesus. You are the Christ, the Son of the living God. So ganoon din po si David, meron siyang malinaw na confession. Sino ba ang aking Panginoon? Sino ba ako sa harapan ng aking Diyos na bakit ko siya pinupuri? Kaya sabi niya, I praise you, O Lord, because I know that you made me. I am fearfully and wonderfully made. Maaring sa ibang tao, pag tinignan yung word na fearfully and wonderfully, yung paglikha ng Panginoon, ang Diyos ba ang lumikha dyan? Di ba? Minsan may mga kapintasan, may mga kapinsalaan sa katawan. Again, doon nila sinusukat sa physical na yan ba ang lilikha ng Diyos? Bakit ganyan ang katawan niya? Ganyan ang ano niya? So, it's beyond the physical. It's beyond the physical. Yung ating pagkilala sa ating Diyos is pagkilala kung sino siya sa atin bilang Diyos na manglilikha. Na He is the potter and we are the clay. Na alam niya ang kanyang ginagawa. At bilang clay, susunod lang tayo doon sa gumagawa ng paso. Amen po ba? So ganun din po sa atin mga kapatid. There will be times that the enemy will tempt you to have yung parabang yung magtampon na sa Diyos dahil sa mga sitwasyon na nangyayari sa ating mga buhay. There will become a time na may experience nyo po yung ganun mga bagay. Pero don't give in sa panunukso ng kaaway dahil hindi po yun totoo. You are a child of God, no matter what. Amen? Palapakan naman po natin ang ating Diyos. It's not a matter of miracle para sabihin, para mapatunayan natin na tayo yung mga anak ng Diyos. Yung kaligtasang espiritual na yon ay sapat na. Yun ay yung miracle talaga ng ating buhay na inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin, para maligtas tayo. Sapat na po yun at yun ang panghawakan natin. Now, ano po ang ginawa ng Panginoong Jesus? Sabi,
Yung pangatlong test kasi ay yung tinukso ng kaaway sa ang Panginoon about lust of the flesh naman. Yung mga bagay na nakikita niya. Sabi niya, all these things I will give to you. Pero ang gagawin mo lang ay sambahin mo ako. Lumuhod ka sa akin, sambahin mo ako. So ano sabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 4 verse 10, sabi niya, lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nag-o-offer si Satanas ng lahat ng nakikita ng ating Panginoon. Bibigay ko lahat yan sa iyo. Nakakalimutan ni Satanas, yung kausap niya, ang may-ari ng lahat ng bagay. Nakakalimutan ni Satanas, teka muna, parang pinagbibilang mo ng ginto, siya may-ari ng ginto. Di ba? Nakalimutan niya kung sino yung kanyang kausap, kaya in-offer niya, all these things I will give unto thee. Pero lumuhod ka lang sa akin, sambahin mo ako. Aba, sabi, sobra na to. Lumayas ka, Satanas! Sinaway na ng Panginoon. Bakit tumagal pa yung usapan kung saan saan mapunta? Tinapos na ng Panginoon ang usapan. Lumayas ka, hindi kita kailangan. Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos lamang ang iyong sasambahin. Amen po ba? Nag-o-offer siya sa ating Panginoon na hindi naman kanya. Samantalang yung ino-offeran niya ang may ari ng lahat ng bagay. John chapter 1 verse 3, through Him, sabay-sabay nga po nating basahin mga kapatid, dito yung pag-aari ng ating Diyos. Sabay-sabay po nating basahin. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ano ang pwede nating ipagpalit o yung offer man lang sa ating Panginoon na may-ari ng lahat ng bagay? Kaya nga sabi ng Romans, wala tayong pwedeng ibigay sa Diyos na hindi niya pag-aari. Kung nagbibigay man tayo, nagbabalik lang tayo. Kasi siya ang unang nagbigay at mula doon sa binigay niya, ibinabalik lang natin. That's why we have tithings, we have offerings, we have pledges. Pero ito maganda mga kapatid. When we give to God, when we give our tithes to God, when we give our pledges to God, alam niyo po isang araw ay nagtatalbos po ako at na-remind uli ako, alam niyo po yung pag nagtatalbos kayo, sino dito ang mahiling magtalbos, talbos ng kamote, basta yung pag nagtatalbos ka, subukan niyo po, di ba pinuputol natin yung pinaka, yung gusto natin yung dulo eh. Pag nagtalbos po kayo, balikan niyo, susuhay ng mas marami uli yon. May tatalbosan na naman kayo, isa lang yung tinanggal niyo, pero pagbalik niyo, madaming nagsuhay. Now, isipin niyo po, yun ang sabi ng Panginoon. Na kapag ka tayo ay nagbibigay, nagbabalik lang tayo, isipin niyo po na tinatalbusan kayo ng Panginoon. Andiyan po ba kayo? Na pag tayo'y tinatalbusan, ang gusto ng Panginoon, magsuhay pa ng mas marami mula doon sa tinalbusan. Kaya pag, kung ilalagay natin yung ating sarili doon sa talbos, yung talbos, nagkukusa lang na lumalabas yung mga uhay sa kanya. Kaya lang, ito ang problema sa mga tao. Kahit minsan, believer, kaya hindi magpatalbos sa Panginoon, bakit? Ayaw magpatalbos kasi akala nawawalan. Pero hindi, mga kapatid. Pag ikaw ay tinatalbosan ng Panginoon, ibig sabihin, you are giving back to God, tandaan niyo po, maglalabas ang Panginoon ng panibagong uhay para meron uling matalbusan na mas marami pa mula sa inyo. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Why? Kasi ito ang sabi. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Sa Kanya, nagsimula ang lahat ng bagay. Kaya wala tayong maibibigay na galing sa atin na hindi nagmula sa Diyos. Ibinabalik lang natin. Kaya kung tayo ay pumapayag na magpatalbo sa Panginoon, lalo lang natin binubuksan yung pagdaloy ng pagpapala sa buhay natin. Kasi siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Amen po ba? Kaya ang mga anak ng Diyos, ang unang sinisira ng Diyos kung bakit tayo tinuturo ang magbigay, ang unang sinisira ng Diyos na kaisipan ng sanglibutan is yung pagiging maramot. Yun naman talaga ang sistema ng sanglibutan, you hoard, you acquire.
para dumami yan, maging milyonaryo ka, maging bilyonaryo ka, maging trilyonaryo ka. Ano gagawin mo dyan? Pagkatapos. Kasi you hoard. Pero pagka ikaw ay anak ng Diyos, the more na nagbibigay ka, kahit hindi po yung bilangin, magugulat ka, dumadami. Kasi nga, nagtatalbos. Pero kung dito sa sanglibutan, iniipon ang iniipon, pero hindi nasusunod ng kalooban ng Diyos, madami lang kayamanan dito sa lupa. Ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 12, ganyan din nasasapitin ng mga tao na nag-iipon ng mga kayamanan dito sa lupa, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen po ba? Kaya tayo mga anak ng Diyos, pag nagbibigay tayo, may kagalakan. Amen po ba? God loves a cheerful giver. Pag cheerful ka na, hindi ka na maramot. Nawala na yung karamutan. Kasi yung Espiritu ng Diyos ang nagbago ng ating puso. Kaya, anong pwede nating ibigay sa Diyos na may-ari ng lahat ng bagay? Ang sabi din po ng Colossians chapter 1 verse 16, "For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities." Nag-o-offer si Satanas, ibibigay ko sa iyo yung lahat ng nakikita mo, yung lust of the flesh, magpahulog ka at bibigyan kita ng power, matatangyag ka. Eh, ang Panginoon pala ang pinanggalingan ng lahat ng power, ng lahat ng authorities, ng lahat ng thrones. Mapanukso lang talaga si Satanas. Pero wala siyang nagawa sa ating Panginoon. Kaya, nung nakita ng Panginoon na sumosobra na siya, ano sabi ng Panginoon? Sinaway lang siya, lumayas ka. Di kita kailangan. Minsan, ganun din na kailangan natin gawin sa Diablo. Huwag mong i-entertain, palayasin mo. Amen po ba? Sabi ng James 4:6, "Submit first yourself to God, resist the devil, and the devil will flee from you." Aalis siya kapag ka sinaway natin siya. So ang ating Panginoong Jesus, tinukso sa lahat ng paraan, ngunit hindi po siya nagkasala. Kaya ganun din po sa bawat isa sa atin, yes, tama po yung ating tema, how to not to fall into temptation. Sapagkat pinakita sa atin ng Panginoon na pwede. At sinabi ng banal na kasulatan na pwede. Si Jose, natatandaan niyo po si Jose nung tinukso si Jose, yung anak ni Jacob, nung tinukso po siya, tumakbo po siya para hindi siya mahulog sa tukso. So, pwede po na hindi tayo mahulog sa tukso. So, ang tanong, how to not fall into temptation? Meron po akong apat na suggestion mula po sa banal na kasulatan. Number one, stand firm in the Word of God. Ito po yung unang kailangan natin gawin para hindi po tayo mahulog sa tukso ng kaaway. At ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus nung siya po ay tinukso ng kaaway. 3 times na ginamit ng Panginoon, paulit-ulit, nasusulat. Ang sabi po niya sa aklat po ng chapter 4, verse 3, verse 6, verse 10, makikita po natin yon na lagi niyang sinasabi, sa lahat ng binabanggit ng Panginoon, nasusulat. Kasi yung Diablo ay nagko-quote din ng scripture. Talagang sinasabi din niya, nasusulat. At siguro ngayon ay naririnig niyo na po yung kumakalat na balita about kay Ed Lapis, ano po? Yung kanyang maling turo na si El yon ay darkness sa Old Testament. At iba si Jesus, iba si Elion. Di ba? So, magugulat kayo, ang daming mga followers, pero saan ang galing itong mga turo na ito? Ibig sabihin, imagine niyo ito ay alam na ang salita ng Panginoon, pero andyan ang kaaway, pwede ka pa rin madaya. Ang tawag po nila doon sa teaching na ginagamit niya ngayon ay Marcionism. Na ito pong teaching na ito ay nag-evolve earlier pa nung mga earlier century na yun po ngayon ang kanya sinusundan. Kumbaga nasa baol na yung teaching na yun, hinukay pa uli at binubuhay at itinuturo. Di ba? So, dapat po mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, we need to be strong sa harapan ng tukso at tayo ay malakas lamang sa harapan ng tukso
kapag ang salita ng Diyos ang tinatayuan natin. Sa ating mga sarili, hindi natin kaya, wala tayong magagawa. Pero kapag ang salita ng Diyos ang ating tinayuan, alam natin na walang magagawa ang diablo sa katotohanan. Sabi nga, John 8:32, "You will know the truth and the truth shall set you free." At alam mismo ng kaaway ang katotohanan. Hindi niya mapapasubalian ang katotohanan. Kaya mahalaga na bawat isa sa atin talaga ay we study the Word of God. When you study the Word of God, God's wisdom will be upon you. Yung karunungang mula sa Diyos, yan ang tataglayin ninyo kapag pinag-aralan ninyo ang salita ng Diyos. Totoo po yun. If you want to be wise in this world, salita ng Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa atin para makapamuhay ng maayos, ng tama, ng ayon sa katuwiran ng Diyos. Kaya we cannot do away with the Word of God bilang mga anak ng Diyos. We have to be a person, a believer, na talagang ang salita ng Diyos ay mahal natin, mahalaga sa atin. Bakit? Kasi ang kaaway, yan ang gagamitin niya para akitin ka. E paano kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, tapos ito ang kaaway, may dumating na aral, tatanggapin na lang agad natin. Kasi hindi natin alam ang tunay na aral ng Panginoon. Sabi nga po ng aklat ng Hosea, "My people perish for lack of knowledge." Hindi kaalaman na pangmundo, kundi knowledge of God, knowledge of the truth. Maraming napapahamak, napupunta sa impyerno, mga relihiyoso. Why? Because they don't know the truth. Yung truth na mapagpalaya na si Kristo ay namatay na para sa kanilang kasalanan. Pero marami ay pinapahirapan ang kanilang mga sarili, gumagawa ng kabutihan, pero hindi pinalalaya dahil doon sa kanilang mga ginagawang kasamaan, dahil walang kapangyarihan ang kanilang sinasamba. Pero salamat sa Panginoon, tayo mga kapatid ay pinalaya ng ating Panginoon. Kaya we should be standing firm in the Word of God. Ganon din po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi po nagtagumpay ang kaaway sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Pero kay Eva, itong paraan ng pagtukso na ito ang ginamit niya, nagtagumpay siya kay Eva. Di ba? Sa harapan ng Panginoon, nabigo siya dahil ginamit ng Panginoon ang salita ng Diyos. Ngunit si Eva, nahulog siya sa kasalanan sapagkat naniwala siya sa kasiningalingan ng kaaway. Maliwanag na maliwanag kay Eva na ang prutas na yon ay forbidden. Bago pa man, pinagbabawal na ito. But the Satan made it appear before Eve na itong prutas na ito ay desirable. Nagawa ni Satanas na papaniwalain si Eva na ang prutas na ito ay pwedeng kainin. Kaya nga, dahil dun sa tukso, nakita niya, napakaganda sa paningin. Nung una, hindi niya pinapansin kasi alam niya bawal. Pero later on, nung pagtuunan niya ito ng pansil, dahil natukso na siya, nakita niya na napakaganda ito sa paningin. At hindi lang nagtagumpay ang kaaway na maging desirable sa paningin ni Eva ang forbidden fruit. Nagawa din niya na matukso si Eva na makain ang prutas na ito. Kaya anong sabi? Nabuo sa isip ni Eva na, parang masarap yung prutas na yan. Samantalang noon, ang laman ng isip niya, ni tingnan ito, ni hipuin ito, hindi niya dapat gawin dahil ito ay magbibigay ng pinsala. Pero nung nahulog siya sa tukso, napakaganda na. Nung mahulog siya sa tukso, parang masarap na. Parang, kumbaga, yun pa lang, entertain pa lang niya. So, dahil parang masarap, ano kailangan gawin para malaman mo? Tikman! Parang masarap! Kailangan makain ko to! Kailangan magkaroon ako nito! Kailangan ko ito! Yan ang tukso ng kaaway. Minsan may mga kailangan tayo na hindi pa panahon. Pero dahil ang udyok ng ating inner self, yung ating evil desire, gusto natin ngayon na yan. Kaya kahit mahal, kahit ipangutang, kailangan na kasi eh. Gusto ko na yan eh.
Yan po yung tukso. Yung pipilitin ka kahit hindi pa panahon, kahit hindi pa oras. Nauunawaan niyo po ba? Ganyan pong kumilos ang tukso. Naisip niya, masarap ito. Kung ang concern lang ni Eva ay pagkain, dahil siya'y nagugutom, naniniwala ako, mas marami pang mas masasarap na prutas na pwede niyang pagtuunan ng pansin. Pero bakit nung oras na yun? Bakit dun lang siya nakatingin sa prutas na yun? Parang masarap. Napakaganda sa paningin. Di ba? Ganon ang kaaway. Ang ipinapakita lang niya sa'yo, yung gusto mo, pero hindi niya sinasabi sa'yo yung danger na ibibigay nito. I-entice ka niya, aakitin ka niya. Parang hindi mo kailangan yung iba, ito lang ang kailangan mo. Sa dami-dami ng mga pruta sa paligid na yon, napakabuti ng Diyos na isa lang ang ipinagbawal niya. Pero sa iba, ang sabi nila, napaka-cruel ng ating Diyos. Bakit ipinagbawal pa niya ang isa? E samantalang kung titingnan natin yung grace ng Diyos, napaka-gracious niya na sa kabila ng napakarami, isa lang ang pinagbawal. Asan dyan ang cruelty? Andun sa mapanuksong daya ng kaaway. Parang sinasabi niya, bakit hindi pinapakain sa inyo to? Di ba? E samantalang ang dami naman pwede, pero yun ang kinu-question. Kaya nahulog si Eva. Yung undesirable na gawa ng Diablo dahil sa kanyang panunukso, nagawa niya sa harapan ni Eva na ito ay maging desirable. Yung forbidden, yung bawal, dahil sa panunukso ng kaaway, naging pwede. Nakikita niyo po ba kung paano kumilos ang kaaway sa temptation? Okay, ito pong example. Tingnan niyo po. Dati po, napakasagrado ng kasal. Amen po ba? Yung mga matatanda, mahawakan lang yung daliri nung panahon ng mga matatanda, ano? Pag magdi-date, nasa kabilang kalsada yung kadate, magkadate na pala yun. May tagpuan sila, oh. Yung pala magka-date na yon. Kasi hindi pwedeng magtabi, mababalita, pag nabalita kung kani-kanino, at nagkadikit man lang yung daliri, nag-iti, kasalan na. Ganun noon ang mga matatanda eh. At napakasagrado po ng kasal. Pag ikinasal talagang walang maghihiwalay. Ganun talaga ang kasagraduhan ng kasal. Ngayon po, napamukha na ng kaaway, bakit ka pa magpapakasal, maghihiwalay din naman? O, di ba? O parang naging masama pa yung institution of marriage ay naging hadlang pa. Bakit ka pa magpapakasal, maghihiwalay din naman kayo? Okay naman ang live-in sa kapitbahay natin. Bakit hindi na lang din tayo mag-live-in? Kaya ano na po nangyari? All over the world, mas gusto na ng tao ang live-in. Ang kasal, pinagtatawanan. Ngayon, hindi lamang, dati napakasagrado, ngayon, ang kasal, hindi ko na maintindihan kung ano eh. May pa-tiktok-tiktok pa eh. Pati yung mga minister, pasasayawin dahil ibibidyo. Na para bang very sacred ang kasal, pero ngayon, dahil nahaluan na ng kaparaanan ng mundo, kung ano-ano na ang ginagawa. Why? Kasi yung panunukso ng kaaway mas pinakikinggan kesa doon sa katotohanan. Yun ang katotohanan. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, we stick to the Word of God. Stand firm in the Word of God. Kung gusto mo na matatag, maging matatag sa harapan ng mga tukso, nasusulat. Kahit kukunti ang alam mong nasusulat, pero totoo yan, yan ang hawakan mo. Yung mga bagay na hindi mo alam, huwag mong hawakan. Pero siguraduhin mo na yung tinatuyuan mo ay totoo. Kahit saan ka makarating, totoo pa din yan. Hindi yan kayang baliin ng kaaway. Why? Because that is the truth.
Ang mahirap ay wala kang tinatayuan na kahit anong katotohanan. Again, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, kung hindi mo alam, kung hindi ka certain sa tinatayuan mo, the enemy will give things na pwede mong hawakan na sitwasyon ng mundo. So bago ka bigyan ng kaaway ng ibang mga aral, hawakan muna ang aral ng Panginoon. Para pag dumating ang maling aral, alam mong itest ang tamang aral. Amen po ba? So stand firm in the Word of God. Nasusulat, sabi ng Panginoon. Number two, how to not fall into temptation. Number one is stand firm in the Word of God. Number two, be more passionate for God. Ang ibig sabihin po nito, let your love for God grow deeper. Yung pag-ibig kasi natin sa Diyos, yan po ang magandang motivation against temptation. Santiago chapter 1 John chapter 2 verse 15, sabi ni Apostle John, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay sa sanglibutan. Ang umiibig sa sanglibutan ay hindi umiibig sa Ama. The reason why many are falling into temptation because actually, ayon kay Apostle John, they don't have the love of the Father in them. Hindi ko po yun salita. Salita po yun ni John. The enemy is using the things of this world to draw us away from our love for God. Ang mga bagay ng mundong ito, ginagamit ng kaaway para maituon ang ating panahon, oras at atensyon para hindi na tayo mag-pray, para hindi na tayo mag-aral ng salita ng Diyos. At anong ginawa ng kaaway noon po? Pag alas 6, wala ng ilaw, tulog na ang lahat, madilim na. Di ba? Pag wala kang magawa, patay na ang ilaw, wala ka nang magagawang kasalanan. Nung unti-unti po naging sibilisado na ang mundo, ngayon 24 hours na po. Di ba? Noon po ay ilan lang ang merong mga lungsod na may ilaw. Ngayon po maging sa probinsya ay 24 hours na rin yung ilaw. Tapos ito pa yung HBO, nagbigay na po ng 24 hours na puro sine, puro palabas. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga, ang diablo gumawa ng mga kaparaanan para ang tao ay laging gising. Hindi para sa Diyos, kundi para sa kanyang fleshly desires. Alam niyo ibig sabihin ng HBO sa iba? Home box office, di ba? Sa iba po, ang sabi, hell's box office. Hell. Ibig sabihin, kapag yun ang yun, ang lagi mong ginagawa, yun ang lagi mong pinapanood, you are bound to hell. Kasi wala ka ng oras sa Panginoon. Kasi imagine mo, 24 hours, nag-o-offer sila ng TV, tulog. Gusto mo lang matulog eh, kaso may palabas pa eh. Parang ganun, ano? Bakit? Kasi nga, lahat ngayon, even yung mga entertainment ngayon, yung mga gadgets natin, kapag ka hindi natin yan nagamit ng tama, papatayin yan ng pagmamahal natin sa Diyos. Now, paano mo malalabanan yan? Malalabanan mo yan kung meron kang mas matinding pag-ibig sa Diyos. Kasi yung matinding pag-ibig mo sa Diyos, yun ang tatanggi sa mga bagay ng mundo. Nasusundan niyo po. Ang lino po na sinabi dito ni John, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang sabi po dyan, huwag ibigin. Ibig sabihin, it should be your decision. Huwag kang magpatangay. Kung si Eva tinukso, sige, magiging matalino ka, magiging para kang Diyos. Kung hindi nagpatinag dito si Eva, nanatili siya doon sa katotohanan, hindi siya nahulog sa tukso. Pero dahil mas pinakinggan niya ang kasinungalingan ng kaaway, kaya nagkasala siya. So ganun din sa atin, nasabi, do not love the things of this world. So it is a command. It is on our part to refuse. Kahit ino-offer pa yan ng kaaway, kung ayaw mo, andiyan po ba kayo?
kahit ibinibigay na yan, kung ayaw mo, hindi yan pupwede sa'yo. Bakit? Kasi mas mahal mo ang Diyos kesa sa bagay na yan na ginagamit ng kaaway para ilayo ka sa Diyos. Kung alam mo na mas mahal mo ang Diyos at yung bagay na nasa harapan mo ang maglalayo sa kalooban ng Diyos sa iyo, magpasya ka. Ano ang iibigin mo, ang Diyos o ang mga bagay na ito? If anyone loves the things of this world, the love of the Father is not in him. It's not my word. Galing po yan kay Apostle John. Paano natin ito magagawa? Sa harapan ng pagsubok, andyan yung mga ino-offer ng kaaway. Paano mong lalabanan ito? Paano kang hindi mahuhulog? Ang susi, kung ikaw ay passionate sa Diyos, kung matindi ang pagmamahal mo sa Diyos, yun ang magiging dahilan para tanggihan mo. Kahit yung ino-offer na yan ay sa tingin mo, mag-i-enjoy ka. Pero alam mong hindi mabuti. Dahil mahal mo ang Diyos, tatanggihan mo yan. Pag mahal mo ang Diyos kesa sa mga bagay ng mundong ito, mas pipiliin mo, mawala na ang lahat, wag lang ang Diyos. Kasi mas mahal mo ang Diyos. Amen po ba? Kasi passionate ka sa Diyos. May mga tao, paano ba mamalalaman yung kung saan ka passionate? Yung mga bagay na gusto mong laging ginagawa, yung mga bagay na nasa isip mo lagi, hindi mo wala sa isip mo, yung mga bagay na you are passionate. Halimbawa, mga lalaki, bagong sasakyan, talagang yung bagong sasakyan, di ba? Kinukumutan, talagang laging naka-car wash, lahat ng accessories, yung misis nakatingin sa malayo, buti pa yung kotse, kinukumutan. Tapos, wala nang bigas, buti pa yung kotse, may panggas. Di ba minsan nalilipat yung ating passion doon sa bagay na gustong-gusto natin? Di ba? At yan ang ginagawa ng kaaway. Ngayon, passionate ka sa Diyos, gagawa ang kaaway. Lilibangin ka, kukunin niya yung iisipan mo, yung attention mo. Why? Kasi gusto niyang manglamig yung pag-ibig mo sa Diyos at malipat sa ganitong bagay. Pero paano ka magiging matatag sa harapan ng tukso? Kailangan lagi maalab ang pag-ibig mo sa Diyos. Kasi pag napalipat ang pag-ibig mo, natalo ka ng tukso, ibig sabihin, warning na yan. Check mo na yung puso mo. Teka muna. Kaya pala ako nahulog. Dahil mas mahal ko na ang sanglibutan. Kasi kung hindi ko mahal ang sanglibutan, hindi ko kakalimutan ng Panginoon. Remember, nung hiningi ng Panginoon si Isaac, kay Abraham. Alam ko, overtime na ako, pero sinasamantala ko po. God is telling us something. Napakahalaga nito, mga kapatid. Okay lang po ba? Amen. Si Isaac po ay sabi ng Diyos sa Genesis chapter 22, tinawag niya si Abraham, 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 ialay mo sa akin ang iyong pinakamamahal na anak. Dalawa yung anak niya, pero alam ng Diyos kung sino yung pinakamamahal ni Abraham. At yun ay walang iba kundi si Isaac. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, specific, ialay mo sa akin ang iyong pinakamamahal na anak. Dahil mas mahal ni Abraham ang Diyos, hindi siya nangatwiran, Lord, si Ismael na lang. Anyway, hindi naman talaga namin anak ni di ba? Hindi. At ang sabi pa, early in the morning, gumising ng maaga si Isaac at si Abraham, naggayak sila ng lahat ng kanilang gagawin para sa paghahandog. Again, kung hindi niya mahal ang Diyos, pwede niya sabihin, Lord, i-delay-delay naman natin. Lord, pwede po bang pag medyo binabinata na, 12 pa lang yung anak ko, Lord, bibigay ko din naman siya sa iyo, pero wag naman ngayong 12 years old. Pwede po bang after 6 years? Hindi, pero dahil mahal niya si Isaac, early the next morning, he rose up. Nagdala ng mga susunuging kahoy, nagdala ng punyal, kasama yung alipin. Kaya nung habang binabagtas nila yung Mount Moriah na paghahandugan kay Isaac,
Ito naman si Isaac na batang paslit symbolizes Jesus Christ na i-offer para sa kasalanan. Sabi ni Isaac, Father, mayroon na pong susunuging mga panggatong, mayroon na ring punyal para sa pagkatay, sa ihandog, dahil alam niya ang paghahandog, bahagi na ng buhay nila. Nagtanong, asan po yung ihahandog? Ano sabi? The Lord will provide. Ito naman si Isaac, napaka masunurin. Nung sinabi, wala na siyang imik. At nung inilalatag na siya doon sa altar, sabi niya, asan ba yung ihahandog? May punyal na. Bakit ako tinatalian? Siguro nagtatak siya, Tatay, asan yung ihahandog? Bakit ako tinatalian mo? O kasi alam niya, hindi ganun ang paghahandog. Hayop ang inihahandog. Pero because Isaac has an obedient heart to his father, sumunod lang siya. Pero nung nakita nung Diyos ang pananampalataya ni Isaac, na talagang passionate siya sa Diyos, bago niya gawin yung pag-aalay, pinigil na siya ng angel, Abraham, sapat na. Yung test ng kanyang faith ay pasado sa Diyos. Bakit? Kahit na yung pinakamahalaga sa kanya, pinakamamahal niya, dahil mas mahal niya ang Diyos, hindi niya pinagpalit yung pinakamamahal niya. Amen po ba? Kapat ganun din po tayo. Ang hindi pa nga anak ang hinihingi sa atin eh. Ang ano pa lang, yung mga bagay pa lang ng mundo. Pero minsan, nagka-problema lang sa ano, halimbawa, biglang nawalan lahat ng wifi. Angalan agad, walang wifi, hanapan na ng signal. Kami po, 3 weeks na kaming walang wifi, nasasanay na rin. Okay din naman pala eh. Pero yung iba parang isang araw lang na walang cellphone, parang hindi na mabuhay. Kaya pagka may pupuntahang lugar, anong tanong? May wifi? Sana kung mayroong pupuntahang lugar, saan? May church? Sana ganun eh, no? Ang ganda, no? Baga, no? Masyado ka namang churchy? Masyado ka namang religious? Pero totoo lang, kung ano yung bukang bibig natin, kung ano laman ng puso natin, yun ang mahal natin. Andiyan po ba kayo? Mga kapatid, ginagamit ng kaaway ang mga bagay ng mundong ito upang ilayo tayo sa pag-ibig at kalooban ng Diyos. Pero huwag tayong padaya, huwag tayong patukso. Gamitin ninyo ang mga bagay ng mundong ito, pero huwag ninyong ibigin. Pwedeng gamitin, pero huwag ibigin. Sapagkat ang mga bagay ng mundong ito, pwedeng wala, pero huwag lang mawala ang Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, mabigat po yung comparison na ito na ginawa po ni John. Comparison, the world, love of the world and love of God. If anyone loves the world, sabi niya, the love of the Father is not in him. So panahon na ito para i-check natin yung ating pagmamahal sa Diyos. Paano ba tayo passionate sa Diyos? Paano ba makikita sa atin na we really are passionate for God? Ipa-prioritize mo siya, of course. Kung ikaw, mahal mo ang Diyos, hindi mo babaliwalain ang mahal mo. I-honor mo siya, paglilingkuran mo siya. Halimbawa po, araw ng pagsamba, paano mo ipapakita yung pagmamahal mo sa Diyos kapag ka ikaw ay nasa tahanan ng Diyos? Nahigit pa sa pagmamahal sa mga bagay ng mundo ang ginagawa mo. Halimbawa, worship service. Yung iba, worship service na, di pa mabitawan ng cellphone. Worship service na yun. Ang tawag, worship service. Nasa gawain ng Diyos. Hindi mabitawan ng cellphone. Pero sinasabi natin, we love God. Dapat nakikita yun sa atin. Kahit sa simple mga bagay lamang ng pagpapakita ng respeto, pagmamahal sa Diyos. So if we are passionate for God, we have to honor Him. We have to serve Him. Kasi passionate ka sa Diyos. Hindi dahil, ay,
ano, kaya mo ginagawa to kasi para sabihin nila na okay ako. Hindi. Gawin mo yan para sa Panginoon. Huwag mong gawin ang anumang ginagawa mo dahil nakikita ka ng kapatid. Hindi yan ang motivation. You are doing it because you love God. At dahil kung ginagawa mo yan para sa Diyos, kahit hindi mo nakikita yung iba, ginagawa yan, gagawin mo pa rin. Kasi ang basehan mo, hindi dahil parang pakita sa iba. Ginagawa mo yan dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? Number 3 po. Be with your church family. Ano ibig sabihin nito? Nung ang isang pong strategy ng kaaway para madali pong mahulog ang isang tao, particularly ang mananampalataya, para mahulog, madali mahulog sa tukso, ginagawa niya yan during isolation. Mag-isa si, diba? Mag-isa si Jesus. Dun sa panahon na tayo ay isolated, dun kumikilos ang kaaway. Ngayon, paano mong lalabanan yan? Mahina tayo pag sa ating sarili. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verses 10 hanggang 12, 2 is better than 1. Mahina ang isa kaysa sa dalawa. Pagka nagkaroon ka ng sakit, pag nahulog ang isa, mayroon tutulong. So the same thing with the church bilang ating pamilya. Ang strategy ng Panginoon, kaya niya inilagay ang church, ang isang pamilya, upang tayo ay maging malakas at matatag na nagtutulong-tulong upang labanan ang iisang kaaway natin. Ang kaaway natin, hindi ang ating mga kapatid. Ang kaaway natin ay ang diablo. Kaya dapat tayo ay nagpapalakasan para maging malakas tayo laban sa diablo. Pero ang ginagawa ng diablo, pinag-aaway-away ang mga kapatid para walang lalaban sa kanya. Bakit tayo lalaban sa kanya? Eh, tayo-tayo, nag-aaway-awayan eh. Busy tayo sa pag-aawayan sa isa't isa. At pag hindi niya nagawa yun, ang gagawin niya, ihiwalay niya isa-isa. At pagka na-isolate niya, dun niya tutuksohin. Katulad ng ginawa niya kay Eva, isolated, madali niyang natukso. Si Jesus, naka-isolate, akala niya matutukso niya, pero hindi. So ganun din, tingnan natin, maging matalino tayo, ito yung weapon na ginagamit ng kaaway. Then and now, we have to know the weapon of the enemy. At kung alam na natin yung kanyang sandata, kailangan maging wise tayo kung paanong lalabanan ang kanyang sandata. At ang sabi ko nga po sa inyo, kung noon ginamit na ito doon kay Eva at gagamitin sa atin, alam na natin. Pero kung tayo ay nahulog pa sa tukso, nagpasya tayo. Tama po ba? Katulad ni Eva, nagpasya siya. Pero we cannot fall kung alam natin ang ating gagawin sa harapan ng mga pagsubok at tukso. Hebrews chapter 10 verse 25. Alam natin itong verse na ito. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon. Anong purpose? Para labanan yung isolation. Para patatagin. Kasi pagka tayo hiwalay sa katawan ng Panginoon, mahina tayo. Kaya sabi, huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Ang mahirap, ano? Gaya ng ginagawa ng marami. Pero salamat, ginagawa ng ilan. Ibig sabihin ng kokonte, mas marami ang nagpapahalaga. At pansinin niyo po mga kapatid, ang dahilan po ng mga fellowship, ang ginagawa po natin sa mga fellowship is we do activities, katulad mamaya po merong, imagine ninyo, gawain ng Panginoon, pero cheer dance, cheerleading, anong kinalaman yan? Yung mga fellowship na yan, yung mga activity na yan, yung mga ginagawa natin, para instead na gumawa tayo ng mga walang kapararakang bagay sa labas ng kalooban ng Diyos, magsama-sama tayo, gagawin natin na makabuluhan yung ating gagawin. So yun po yung purpose ng mga activity. Kasi alam ng diablo na kapag ka ikaw ay walang magawa, gagawa ka ng magagawa. At ang problema, kapag ka ikaw ay may ginagawa habang wala kang ginagawa, ang posibilidad nun, pwede kang gumawa ng hindi nararapat. At tatandaan niyo si David. Si David po, walang magawa. 2 Samuel chapter 11, sabi po ng Bible, nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan,
pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amunita at kinubkob ang Reba. Si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Ito yung example ng dapat may ginagawa ka pero wala kang ginawa, at dahil wala kang ginawa, nakagawa ka ng hindi maganda, nagkasala ka. Ang sabi, panahon ng tagsibol, panahon na maganda ang pakikipaglaban sa gera. Nasaan dapat si David? Dapat nasa gera. Pero ang sabi, wala ba dyan? 2 Samuel chapter 11? Nasa si David. Ang sabi, pinaalis ni David lahat ng kanyang mga leader, tapos si David nagpaiwan. Kinubkob ni Joab ang lahat ng mga kalaban. Si David may nakubkob na kalaban. Si Bathsheba. Na dapat sana ay nakikipaglaban siya, pero dahil wala siyang magawa, ayun, iba ang kanyang ginawa. In times of isolation, mas malakas ang tukso. Kaya kailangan po natin ang pagkakapatiran. Ito, yung mga ganitong instruction mula sa Panginoon, kailangan natin ito. Kasi ito yung nagpapalakas sa atin, ito yung nagpapatatag sa atin. Pero kung walang ganitong salita ng Diyos na maririg ka at ikaw lang ang mag-isa, tapos ang ginagawa mo pa ay hindi bagay na alam mong magbibigay na kaluguran sa Panginoon, may tendency na ang kaaway ay magtagumpay sa iyo. So, yung number three, ano ang dapat gawin? Be with your church family. Hindi naman buong panahon. Ibig sabihin, talaga sikapin mo na kung may lahat ng mga gawain, dapat nandun ka. Kasi yan ang nagpapalakas. Kaya nga, Hebrews 10:25. Huwag nating pabayaan. Inilagay talaga ng Diyos yan kasi kailangan natin yan. Amen po ba? Yan ang sandata natin laban sa kaaway. And number four, panghuli. Ay, sabi niya, ay, may panghuli na pala. Number four, think more of the great reward of being faithful than the temporary pleasure that sin is offering you. Ang sabi po ng verse 12 ng Santiago, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang tuksohin o subukin, tatanggap siya ng putong, ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sa harapan ng pagsubok, hindi sasabihin ng Diablo yung mga consequences. Ang totoo, i-entice ka niya. Talagang sasabihin niya sa iyo na pleasurable yan. At totoo naman, sin for a time is pleasurable. Pero pagkatapos mong makita yung maranasan yung sin, alam mo na yung consequence nito. Napakabigat, napakadami, napakahirap. Kaya kapag ikaw ay nasa harapan ng pagsubok, nasa harapan ng tukso, anong dapat mong gawin? Ang sabi dito, mapalad ang tao na nananatiling tapat sa harapan ng pagsubok, sapagkat pagkatapos niya magtagumpay, ang kapalit ng kanyang katagumpayan ay crown of life. Kung meron mang dahilan para tanggihan natin ang tukso, it is because we want the crown of life more than the pleasure that the sin offers. Amen po ba? Kung alam mo na mas mahalaga ang buhay, ang putong ng buhay na ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi dito, doon sa kabilang buhay, sa iyong katapatan. Kung alam mo na yun ang mahalaga sa iyo, you will not succumb doon sa temporary pleasure na ibinibigay ng kasalanan. Hindi ka bibigay. Bakit? Magiging tapat ka. Alam mo kasi, mas maganda ang pakinabang nung eternal na ipinapangako ng Panginoon kesa sa temporary pleasure that the sin is offering you. Amen po ba? Kaya kung itong mga bagay na ito, kung kayo'y nasa harapan ng tukso,
pag inisip niyo po, marami pa mga bagay, pero nakita ko po itong mahalagang apat na ito. Ano yung una? Salita ng Panginoon. Pangalawa, pag-ibig natin sa Panginoon. Number three, huwag tayong lalayo sa pamilya ng Diyos. Number four, isipin natin yung reward. Pag itong mga bagay na napakahalaga na ito, lagi nasa isip natin at itong tukso, nag-o-offer, yes, pleasurable, pero temporary. Pag alam mo itong mahalagang katotohanan na ito, mas mahal mo ang Panginoon, hindi mo ibibigay. Hindi ka bibigay sa tukso. Amen po ba? Dito po ako magtatapos sa... Pakibuksan niyo po ang inyong Bible. Aklat po ng Lucas, chapter 22, verse 31 hanggang 34. Ito po yung tagpo. Wala po yan dyan. Ito po yung tagpo na kung saan ang sabi ng Panginoon kay Simon, babasahin ko po, Lucas chapter 22 verses 31 hanggang 34. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at pinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Subalit dinalangin ko na huwag mawala ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong kapatid. Sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Pedro, ani Jesus, tandaan mo, bago tumilaok ang manok, sa araw na ito ay makaiatlo mo akong itatatwa. Alam na ng Panginoon ang mangyayari sa atin. Yung mga pagbagsak natin, alam yan lahat ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Kaya hindi po din lagi tayo na matatag na hindi natin matatanggihan ang tukso. There will be at times na pwedeng bumagsak tayo doon sa tukso. Pero ito ang maganda mga kapatid at dito ako magtatapos. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Simon, Simon, hiniling ni Satanas na kayong lahat ay subukin. Pero ito ang sabi ng Panginoon. Pero, idinalangin ko na. Napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Sabi niya, subalit idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. So there will come a time in our lives na babagsak tayo. Alam na rin yun ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, ito yung time na ang pag-aaralan naman natin is overcoming temptation. Kapag bumagsak tayo sa temptation, we have to overcome it by the grace of God. Sabi ng Panginoon, mangyayari. Sabi naman ni Pedro, hindi mangyayari. Iiwanan ka ng lahat, pero ibibigay ko sa iyo ang aking buhay. Sila tatalikod, ako hindi, Panginoon. Sabi ng Panginoon kay Pedro, tatlong beses mo ako ipagkakaila. Pero pansinin niyo po, ito pa ang bilin po niya. Idinalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya at kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Marami tayong mga patotoo na mga kapatid na bumagsak mula doon sa mga tukso. Learn the lesson. Learn the hard lesson of falling from temptation. Matuto tayo doon sa mga pagbagsak at gamitin natin yung lesson na yon na itinuro ng Panginoon sa atin to warn others that it's not good to fall into temptation. Pero kung mahuhulog man tayo, again, nandyan ang Diyos. By His grace, tutulungan tayo ng Panginoon at pag nagbalik loob na tayo, naging malakas na tayo. Paalalahanan din natin yung iba na maging matatag din sa harapan ng pagsubok. Amen po ba? Pwede po ba na hindi mahulog sa tukso? Yes. At pwede rin na mahulog tayo sa tukso. But by God's grace, nakita na ng Diyos ang lahat ng ito. Kapit lang tayo lagi sa Panginoon, ano man ang sitwasyon. God is able to help us. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, oh God. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Tawagin ko po ang worship team para po tayo ay magwakas po sa atin pong
gawain. Thank you, Lord God. Lord, may you find us faithful, O God, in everything that we do, sa takbuhin na ginagawa namin, O Diyos. Yes, O God, we believe na nandyan ang opposition. Kung paano tinawag mo ang mga alagad upang i-advance ang iyong kaharian, you have given them power to overcome the works of the enemy. Inutusan mo sila, Panginoon, na magpalayas ng masamang espiritu. At hindi lamang yung mga apostol, maging yung mga alagad. In Luke chapter 10, the same commissioning binigay mo din doon sa 72. Mga nameless. At sila din po, nagawa nila, Panginoon, because of your name, nagawa nila na magtagumpay sa gawa ng kaaway. Alam namin, ganun din, Panginoon, you have given us. Sabi mo, Lord, kung paanong ikaw ay tinukso sa lahat ng kaparaanan, ikaw ang aming dakilang saserdote, tinukso sa lahat ng kaparaanan at hindi nagkasala. Kaya sa iyo po kami nakatingin, Panginoon, hindi po namin kaya sa aming mga sarili. But we believe, Lord, kung paanong ikaw ay nagtagumpay, sa tulong mo din, Lord God, dahil ikaw ang nasa amin. You are living in us. Your spirit is in us. It is not I who is living, but you living in me. At dahil ikaw ang nabubuhay sa akin, ikaw ang nabubuhay sa bawat isa sa amin, let that power of God, power of God in us, yun po yung magbigay sa amin ng kakayahan to say no to temptation. Hindi sa aming kakayahan. Tulungan mo kami na every time yung evil desire, yung sariling pagnanasa na gustong mahulog doon sa pandaraya ng kaaway, remind us of this words, O God. Remind us, Lord God, sa mga pamantayang ito mula sa iyong salita, that we stand firm in your word. Matagpuan mo na hindi kami nagmamahal sa mundong ito, kundi ikaw ang aming labis na minamahal. Tulungan mo kami bilang isang iglesia, bilang isang pamilya, to care for one another, to strengthen one another. Ibinigay mo ang church para labanan yung weapon ng enemy of isolation, sapagkat walang magtatagumpay ng nag-iisa. We need your body in us, Lord God. Kailangan po namin ng church, ang iglesia na inilagay mo, Panginoon, upang kami maging malakas. Two is better than one. Kailangan ka namin. Sinabi mo sa huling bahagi na Ecclesiastes 4, ang lubid na mayroong tatlong tirintas ay malakas. At ikaw yung pangtatlong tirintas sa lubid ng dalawang person, Lord God. Ikaw ang nagpapatatag ng aming buhay, pananampalataya. Yes, Lord. Patuloy, O Diyos, na bigyan mo kami ng joy to be in your family always. Sa lahat ng panahon, pagkakataon na pwede na magsama-sama kami, samantalahin namin yung pagkakataon na yun. Sapagkat inilagay mo ang iyong pamilya, ang iyong iglesia, para labanan ang isolation tactic na ginagawa ng kaaway, so that he can tempt us. Salamat sa iyong iglesia, O Diyos. And also, Father God, salamat po, we are rejoicing. Yes, nag-o-offer ng temporary pleasure ang sin. But we think more of the eternal truth. Crown of life na naghihintay sa mga faithful. Lord, hindi po namin kaya sa aming sarili. Holy Spirit, live in us. Holy Spirit, live in us. Upang sa ganon, ang gawa ng laman na hindi magtagumpay laban sa gawa ng Espiritu.
Sa iyo namin sinusuko ang aming mga buhay. Pagharian mo ang bawat isa sa amin. Lalo na nawi-witness namin, any moment you are coming back again para salubungin kami na iyong iglesia upang sumaiyo magpakailanman sa iyong piling. And we are glad, Lord God, sa katotohanan ito. Maglilingkod kami hanggang sa ikaw ay muling dumating. Hallelujah.